Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwala kung napapanood ko sa YouTube, eh wala na, ang gulo-gulo na natin lalo. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mong kakalimutan ang STL. Kilala ka nila, personally. Ang STL, ano yung STL? Alam ko, the Small Town Lottery. Professional Storytelling Alayar. Chairman, Your Honor, magandang tanghali po sa inyong lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako nag... as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro Pidea leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, huwag mo na akong idamay dyan. Yung pala, inirecord niyo yung aming conversation, which he showed sa vlog, yung si Cap Ninyo Barsaga ba yun? Sabi ko, huwag mo akong idamay dyan. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA. Historical ang problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede o, Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O, pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisihin na itatago nyo pa kung sino director general nyo. Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag niyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PIDEA galing NARCOM. Iilan ang taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastang 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PIDEA. Para i-organize ang PIDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PIDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narkong, maramihan, pulis, nag-issue na... PC, sir. PC, INP. Narkom. Narkom. Ah. Pagkatapos, ang nag-issue, ang ating presidente, former president Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ang pulis. Alam nyo, natira sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit yan sila Romy Enriquez, si Agent Urales. Dahil we don't have 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PIDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito, eh kasalanan ng PIDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, nadesisyonan yung kanyang mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals. Nag-appeal sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga sa justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin puro tanga? Base yung sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. Mga with due respect sa mga lawyers dito, eh maraming abogago eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal... Ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training.
Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko puro investigation, intelligence? Name the armed forces units, unified commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko, kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag-PDEA ako intelligence. PDEA is intelligence based. Hindi mo naman kailangan, sinabi, kinwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carrion. Eh, hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nitong mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead, Diego. You have the floor. Yeah, General Santiago, naging tao nyo ba itong si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PDEA chief, General? I was PDEA chief from 2006 to 2010. During the time of President Jimmy? Gloria Macapagal-Arroyo. All right. You resigned in 2010? No, 2003. From the military service. No, from PDEA, General. Kasi 2010, iba na administration. Dahil nanalo na si, palitan na si President Lorde. So you resigned Lorde. Na? Nag-resign na po kayo? Kaya hindi. Automatic naman yun. Courtesy, because I was a political appointee. Courtesy resignation. I had to go. Alright. Mr. Morales, kailan pumasok sa PDEA? 2009, General. So nag-abot po kayo? Yes, General. under my watch. Alright. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila, nasa dormat sila eh. Dormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia. Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our honorable chairman. Ang nagtataka ko, bakit he's all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Eh, nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he did not follow the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko, meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemical siya, ni Paimkwan. Ang hindi niya alam, yung chemical sa dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. Inexplain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nag-consult ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia ka mo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So wala kayong, nung pumasok si Morales sa PDEA noong 2009, wala kayong, hindi kayo nag-uusap, hindi mo siya kilala? No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po siya? Eh, nandun yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan namin eh.
Mm-hmm. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang good afternoon, Senator. Pwede niyo pa sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenteng ito? Hindi nga, ang nangyari nga noon, dahil in-need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply. Dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan niya si Gutierrez, pumalit si Gutierrez. Binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema pero, na naman si General Kakdak. Eh, lahat pero, kami may problema. Siya lang ang tama. Pero eh, magaling eh. Ang yung akala niya, magaling siya. Siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuwan yun dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano, Chairman, ang nangyayari if you are a wool? When are you drop from rolls? After 31 days ba? So, General Angkan? The chairman... Hindi na namin matanda. Pero automatically, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, binibilang mo yun. Alam mong peligroso ka na. Alam mong drop from rolls ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka. Alam mong goodbye ka na. Ne, alam naman natin yan, sir, na yung... Ang kasunod ng drop from rolls is discharge from the service. Kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag-report. Automatic yan. If you're drop from rolls, ang succeeding is order sa yan to be issued is talagang dismissal from the service. Yes, that is the process, Mr. Chairman. That's the process. Yeah. Pero alam mo, pag lumampas ka, alam mo na automatic your drop from Mr. rolls. Yes, automatic. General. Maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS, nakalagay dito, have you ever been formally charged? Ha? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following... Ano ito? Malabo na ba ito? Modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, awol, or phased out in the public or private sector. Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from the service, from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself. Sa personal, sa PDS mo, na sinabit mo sa PIDEA, na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw, na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag, na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, tinanong ko, tinanong ng, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka? Mr. Chairman, pwede sumagot. Your Honor, gaya po nung nasabi ko nung... But before we continue, pasensya ka na, Sir Senate President, ilang minutes ka na nakaupo dito, I failed to recognize you. Masyado malalim yung iniisip ko eh. Pasensya ka na. I would like to acknowledge the presence of our Senate President, Senator Mig Zuberi. Sorry, maraming, Your Honor. Maraming salamat, Mr. Chairman. I'll give an opening statement after the gentleman answers the
queries of Senator. So, Senator Jinggoy, after that answer, we'll yield the floor to that Senate President. Go ahead, Agent Morales. Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements. Yung pong binabanggit ni Honorable Senator Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang PIDEA HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa ho alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances eh. Ngayon po, kay, ako po, nire-respeto ko po si, si Gerald Sanjang. Agent Morales, klaro lang kita. Kung you misrepresented yourself, ako, sigurado ako, yung mga taga-PIDEA people will run after you and will charge you with fraudulent appointment or ibang fraudulent enlistment niya sa armed forces eh. Hahabulin ka talaga kung nag-misrepresent ka. I am sure, hahabulin ka. Your Honor, Mr. Chairman, no recruitment po, recruitment process, na-comply ko po lahat yung kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po ay naging subject po nung background investigation ng PIDEA. Ang PIDEA po ang tumanggap sa akin. Yung sinasabi po ni Gerald Santiago na sinisisi ko po siya doon sa hindi po. Ako po, personal na ni-recruit ni Gerald Junicio Santiago. Ako po naglalakad sa Green Hills. Huminto po yung kotse sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo mag-PIDEA? Sabi ko, sir, qualified po ba ako? Di ba board passer ka? Yes, sir. Oh, may barong ka? Sabi niya sa akin, yes, sir. Punta ka ron kay Wilkins. Alam mo yung Castaneda? Yes, sir. Oh, punta ka ron. Akala ko pa nga po kung sino po yung Wilkins. Yung pagdating ko nga po ron, yung po pala yung superintendent ng PIDEA Academy. So, nung araw na yon hindi na po ako nakauwi. Meron pong gentleman's course po doon na kinakandak. At yung Mr. po, Chair, if I may, the narratives of Mr. Morales is not germane to the question that I've asked. No? What I was asking is that did you misrepresent yourself when you applied for a position at the PIDEA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Despite the Mr. fact. Chairman, Your Honor. Answer directly. Wala po akong minimis represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa PIDEA admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga hindi ko po alam yan na basta kinomply ko po yan. Kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at ang tanong sa'yo, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, drop from the roles? You said, no. Di sinagot mo, no, maliwanag ko. Your Honor, yung nga po kinomplay ko po, Your Honor. Tapos dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang magkakaso. Oo nga, why did you misrepresent yourself? But dapat Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi mo, yes, you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment doon. Gerald Santiago, you were PIDEA chief at that time. Kung nalaman nyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang, kahit sino naman dyan, pag alam mo niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka dalawa pa yan, iladagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso dalawa, administrative
and the other one is criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, pasasabihin mo, Kwan, naka-pending pa, hindi pa nare-resolve. Maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka criminal prosecution, ayan, si Romy hindi pa nakapasa sa bar yan. Pinantay ka na. Matapos akin, pagtalo kayo sa akin dito, hindi ako abogado. Oh. Pagka criminal prosecution, kailangan dyan, it is always beneficial. Ang approach natin yan, benefit of the doubt is given to the suspect. Pagkatapos may two witness rule tayo dyan. As a matter of fact, yung sinasabi, nakinig ako kay, siyempre si Congressman Marcoleta, bilib ako dyan, pinapanood ko. Kaya ako nalaman na yung photocopy is secondary evidence. Secondary evidence. Pero babalikan natin yung tanong, kung nasa yung secondary evidence, again, nasaan yan? Yun ang root of contention dito sa hearing na ito eh. Nasaan yung original? O pagkatapos, tinatago, ito naman si Maharlika, pinangalanan yung... Siya na nagturo eh. Nasa vlog yan eh. Tinuro niya kung sino source. Nag-volunteer daw na nag-report. Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwalaan kung napapanood ko sa YouTube, eh wala na, ang gulo-gulo na natin lalo. Hindi mo naman ako sino totoo at sino mali roon sa YouTube eh. Marami niyan kung magsalita. Eh, meron ko na eh, may mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan ang STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano yung STL? Alam ko, the Small Town Lottery. Professional storytelling a liar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila.